Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, so if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa lahat ng tarot reading services ngayong November 2024. So yung link kung paano mag-book ay nasa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information. Nandiyan lang yan, okay? Para mag-book for a private reading. Let's see, Scorpio, what's coming to you in the next 7 days. Next 7 days for Scorpio. Okay. Wow, there's a celebration. Kaya lang parang ano, yung iba sa inyo, you might feel overwhelmed about yung mga nangyayari sa paligid ninyo. Minsan kasi kapag, you know, yung iba, diba, let's say, nagiging, example lang naman, halimbawa, sumikat sila or umunlad yung buhay nila, laging merong drama. Oo, yung tipong may mga taong will try to bring you down. Diba ganon? Lalo na yung mga umaangat. Yung iba, hinihila pababa yung mga umaangat. So, you might experience that. But, you know, when it comes to your finances, ang ganda ng takbo ng iyong kaperahan, maaring you will be collaborating, working with others for a new project or a new business. Mga bagong ideas. Meron kasi ritong transformation rin for you. You will also receive, parang merong, pwede rin meron ditong unexpected na income or unexpected money na darating sa'yo in the next 7 days. Pwedeng ito ay galing sa kapamilya, mahal sa buhay. If you have a, meron kang kamag-anak abroad, maaring meron siyang unexpected na ibibigay sa'yo, like financial support or help para sa'yo, or just a gift. Pwede rin regalo to. You have the Four of Wands, which is stability ng home life, ng family life. If you have a relationship, I think you will have, you know, may mga activities kayo together within the family. Pwedeng reunion, travel, vacation. Some of you, pwede rin meron kayong pagkakagastosan sa bahay, like bibili kayo ng bagong mga furnitures, ng mga bagong appliances, gadgets, or may renovation na magaganap sa inyong bahay. You have the King of Wands. Very creative kayo. I think yung iba sa inyo, Scorpio, you are just following your hunch. You are following your instinct na naisip nyo na, ay, ito yung gagawin ko, or ito makakabuti para sa akin, gagawin ko to. So, you are being led to what will make you feel happy. You have the Three of Swords. Pay attention to your health. Ang nakikita ko rito, health eh. Oo. Yung kalusugan ninyo. Okay? If yung iba sa inyo, meron kayong mga nararamdaman na lalo na sa puso, oo, like physically, you need to have it checked. Kailangan mong ipa-check up yan, huwag mong itago. Yung iba kasi, sinisikreto or parang hindi pinapansin. So, kailangan, syempre, have it checked para, ano, ipa-check up mo para sure, 'di ba? Para kung ano yung may problema man, magagawan agad ng solusyon. We will clarify that later on. And some of you pwedeng ano, meron kayong makaaway or makasamaan ng loob dahil sa medyo harsh yung mga nabitawang salita sa pwedeng ikaw nakapagsalita ka lang hindi maganda sa taong to and vice versa. So parang merong mag-walk out, oo, at magiging sensitive and emotional sa mga narinig niya. So, pwedeng ikaw to or the person na kausap mo. So, pag ganyan, maging maingat sa mga bibitawang salita para makaiwas sa issue or misunderstanding or conflict.
What is the Nine of Pentacles? You have the Tower. Oh, unexpected talaga. The Tower is change. So, I think yung mindset mo when it comes to finances, when it comes to your money, nagbabago siya. Mm-mm. Lalo na kung ikaw ay naka-experience ng challenges sa finances mo in the past. Marami ka natutunan dun eh. So, ngayon, nag-iba na yung perspective mo, yung mindset mo pagdating sa pera. Maingat ka na ngayon. You have the Knight of Cups. So, some of you, kung meron kayong romantic connection ngayon, pwedeng may proposal, or merong gift. Gift giving, oo. Pwedeng merong magbibigay ng regalo. Oo nga pala, kasi Scorpio season ngayon. Happy birthday, happy solar return sa inyo, Scorpio. I wish you all the best in life, happiness, success, and good health. Okay, King of Wands. You have the Knight of Swords. This is a fast energy. So, pwedeng meron kayong decision or gagawin ngayon in the next 7 days na hindi ninyo siya pag-iisipan, gagawin nyo na lang. So, kailangan medyo maging aware kayo doon na parang spontaneous lang siya eh. Hindi siya planado, pero gagawin nyo. Oo. What is the Moon? The Eight of Cups. O, pwedeng ano to, unplanned travel or unplanned, parang ano siya, based on emotions. Oo, halimbawa, na-trigger ka sa trabaho. Nagkaroon kayo ng misunderstanding ng boss mo. Tapos kinabukasan, nag-render ka ng ano, resignation. Diba? Ganon, may mga ganon. Or, the following day, hindi ka na pumasok kasi magre-resign ka na. Oo, aalis ka na. Ooh, you have the Six of Wands. I feel like you are going to meron kang bagong tatahakin. Oo, na landas. Na kung saan doon ka mas magiging successful. Kumbaga parang nangyayari to mabilis sa'yo dahil it is meant to happen. Oo, na parang when you look back, parang last week lang, nagtatrabaho ka sa company na yan, and then ngayon, iba na yung company that you are working for, or you are now starting your own business. Yung mga ganon. So, it's like a successful change for you dahil base sa bugso ng damdamin mo, base sa mabilisang desisyon, dahil sinunod mo lang yung iyong instinct, yung iyong intuition. This can also mean na ano, parang biglang na-inspire ka na mag-start ng business and basta na lang pumasok ka sa negosyo, bumili ka na ng mga gamit or kung ano pa. Treasure Island. Oo, see? Dala-dala mo yung iyong treasure. So, some of you pwedeng you are going to leave a job para i-pursue yung goals mo, yung career na gusto mo or yung passion mo. You have Mars in Aquarius in the 11th house. So, some of you pwedeng challenge with a friend. Na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Tapos, ang bilis lang ng pangyayari. Na tipong hindi na kayo nagpansinan. Minsan may ganun eh. Oo. It kahit ako, nangyari rin sa akin yan. Meron lang naging isang issue. And then, after noon, wala na. Oo, nag-cut off na talaga ng connection. So, you have Mercury in Sagittarius in the 9th house. Some of you are studying. Meron kayong pinag-aaralan. Pwede nag-aaral kayo ng bagong kaalaman para mapa-unlad nyo ang inyong career, trabaho. Yung iba, yung iba rito, ano, abroad. So, kung may plans ka of working abroad, I see success for you. Oo. Some of you, may mga tutulungan kayo. You will do yung mga charitable work. Investments mo ngayon, you are growing yung investments mo, yung assets mo. Maaring may yung mga tinanim mo ngayon, makikita mo na nag-grow na siya. Okay? You have mainstream. So, yung iba sa inyo, you're going to be seen. Oo, makikita ka. pwedeng ikaw ay ang career path mo nasa content creation, social media, or entertainment, ganyan.
freedom. Oh, yung iba sa inyo lumalaya, malaya na kayo. Malaya na kayo sa situation ng relationship. And I think, no, maaring merong person na will try to, parang magta-try na magpapansin sa'yo. But I don't think papansinin mo to kasi gusto mo yung feeling na malaya ka. Mm-mm. Shadow work, there are no shadows without light. So, some of you, maaring you are also working on the things na kailangan mo pang i-improve sa sarili mo kasi nagkakaroon ka na ng awareness. Okay? So, that is your reading. Scorpio, thank you so much. Bye!